first reaction kay Ibo is sobrang ganda, sobrang saya, sobrang malaking learning experience. Marami ako natutunan kay Direk Coco sa action, sa mga kasama kong artista, kay Jeric na nagbigay sa akin tips, kay KB, natutunan ko sa mga scenes namin. Tapos, sobrang thankful din ako na binigyan ako ng chance na i-represent ang action ng genre ng Pilipinas para ibalik ko yung action ng movies. Tapos, all in all, sobrang saya lang talaga, sobrang hindi ko ma-explain na saya yung So far, malaki yung adjustment kasi more in physical play, di ba? Nag-workshop ka. Ano ba yung mga ginawa mo para mag-preparation? Mas physically, since nag-workout na naman talaga ako dati kasi mataba talaga ako dati. So, naging lifestyle ko na yung magpapaya. Ngayon, mas nirepak ko lang yung pagkapaganda ng katawan ko. Yung diet ko, iniba ko talaga. Then, preparation, since nag-workout naman ako, sumasayaw ako. May Filipino martial arts ako na tikititir sa kali. Medyo konting adjustments na lang and konting pagka-adjust na lang na yung kailangan ko doon. Mas nag-adjust ako sa acting ko, yung kung paano ko ba i-promote your role, paano ko ba iibahin yung ginagawa kong acting dun sa ginagawa ko dating acting sa rom-com, and paano mas papasok ka sa action star, and paano ko ma-immerse yung sarili ko dun sa Navotas, dun sa location namin, na maging, kumbaga, mag-blend in ako sa mga tao. So mas dun ako nag-adjust. Ever since ba, ano? Yung role mo, parang background lang ang role. Ako dito si Jeff. May asawa ako si Mark. May anak kami. Isa akong user, addict. Magamit na siya. Then, hanggang nahuli ako. Corner ako. So, akala ng asawa ko, parang nabatay na ako. Pinatay na ako ng mga police. Pero, yun pala. Naging hired killer ako, naging hitman ako para sa mga polis, para pumatay din ang mga kapwa pusher, mga kaibigan kong pusher, kaibigan kong mga user din, or yung mga head ng mga user and users. So yun ang Yes. Ever since ba mahiling ka na sa action? Ako, isipin ko ngayon, siguro. Oo, kasi pinanganak ako yung mga panahon ko. Naabutan ko pa yung actions eh, sa action movie, saka lagi ako nanonood ng PBO. Usually, hindi sila ko lang sa mga action movie, saka yung mga comedy. So, medyo, yun, mas action talaga kasi mas medyo hindi ako nakarelate sa mga romance, mga drama. Yung mga ginagawa, medyo nahihirap ako makarelate ng mga tao. May mga in-idolize ka ba na action star, local or international? Ako international talaga. Papasaba sa action star si Hugh Jackman. Oo, oh, pwede. Since Wolverine, action naman talaga. Yeah. Siya talaga ayun ko. As in, kumbaga, naging isa siguro siyang artista na pag na-meet ko, magpa-fanboy talaga ako pag na-meet ko siya. Kasi talagang sobrang galing niya umacting. Ganda ng katawan, yung personality niya, yung naging si Wolverine talaga, diba? Naging image niya talaga. Kumbaga, pag sinayang Wolverine, wala nang ibang pwede ko manatong kundi si Hugh Jackman. So, siya talaga. Then, si Jason Statham naman, yung angas ng DJ Statham. Okay talaga. Sa movie, ano yung pinaka-challenging na nagawa mo? Sa pagdating sa stunts or anything? Pinaka-challenging na ginawa ko dito sa movie, siguro yung, yung love scene. Since first love scene ko, ayun. Yung adjustments nga sa acting ko, kung paano ko gagawin yung paano ko gagawin si Jeff? Paano ko ipapakita sa inyo si Jeff? Paano ko siya ipapresent sa inyo sa screen? How about sa mga action scenes? Action scenes, nakakapagod siya physically, pero hindi naman siya naging challenge since, ayun nga, fit naman ako. And, pagka napakagaling na director ni Direk Coco kasi wala siya ipapagawa sa iyo na masasayang. Hindi ka niya paputuin ng sobra na alam niya namang hindi niya magagamit. Kasi siya na mismo yung nag-edit. So, pag ginawa niyo isang mahabang action scene, gagawin niyo lang itong chunk na ito, stop, cut. Tapos, mabilis na setup, action, stop, cut. Ang bilis. Kumbaga, yung pagod mo, ang sarap sa feeling. Nararamdaman mo, pagod physically. Thank you.